Miglad, shout out mga lalabs. Welcome to the Chloe channel. So, andito naman po ako sa aking mini garden. Naghahanap po ako ng halaman na ilalagay ko sa kwarto ng anak ko pang anti-allergy. So, ito yung nakita ko sa halaman ko na ilalagay ko sa kwarto niya. Yan. Then, at the same time, ito rin po yung isang halaman ko na putus. Ginawan ko po siya ng another center table. So, ito na po siya. I-try ko siyang iayos. Yan. Ito po gagawin kong center table na halaman. So, hopefully, maging magandang epekto. So, at ilagay ko sa loob ng bahay. Kasi napansin ko yung nasusunog siya. Ito po, nasusunog siya ng ganyan. So, inihiwa-hiwalay ko na lang. Bali, isang dahon ang ginawa ko. Para, kung mayroon siya kagaya nito, yung isang dahon na mayroon siyang ugat, dito ko siya pinuto kasi mahaba. Kaya, ang tanim ko dito, isang dahon, tapos dalawang nasa dulo. Yan. So, magagawin ko siyang center table na half-res halaman ko. So, yung iba naman, hiniwalay ko naman ito. Dalawa sila. Kasi kung malaki na ito, para siyang plastic. Ito naman, bigay sa akin. Isa lang dati. Galing po siya sa Nova Biscaya. Ay, sorry. Nova Biscaya. So, andyan na po siya. Mayroon na siyang anak. And the other one, ito. Another photos. Dito ko. Yung una, yung sanga niya. Naputol. So, itinanim ko rin ulit dito. Ayan. Ito yung pinakamin na niya. Dahon pa. So, itry ko. At least, kahit pa paano, itry ko na siyang lagyan ng fertilizer kasi parang nakaano na siya, naka-arangkada na. Ayan. Yan na po siya. So, ito namang isa na halaman ko. Akala ko mamamatay na. Ito ang aking snake plant. So, nagulat ako na ito yung original dito, namatay. Yan, nandito siya. Ngayon, ito yung pinakasanga niya. Ngayon, yung sanga niya, nagsanga ulit. Kaya, hinayaan ko na lang muna siyang ganyan. Yan. Ito naman yung ibang halaman ko dyan. Na pang anti-radiation daw. So, hinayaan ko lang siya dyan. So, yan yung maliliit ang kanyang tangkay. Ito naman yung isang klaseng malaki yung tangkay niya. Bigay lang din po sa akin. So, halos kasi laki ng aking kalingkingan. Ito naman isang halaman na halos inubos na ng uod. Ayan, ang lalaki ng dahon na yan. Kung makikita mo, maganyan siya kalalaki. Inubos na ng uod. Ayan, oh. Inubos na ng uod. So, no choice. The other plants naman is ito siya, yung photos type, pero hindi ko naasikaso. Gagawan ko ito siya ng another flower vase later on. At andito naman yung ginawa kong center table dati. So, diyan ko muna siya pinalagay para gumanda muna siya at naarawan. At itong isang halaman na to, hindi ko na rin naasikaso. So, later on, ayusin ko na rin. Medyo lumaki na rin yung dalawa yung klase ng aking spider na halaman. Ayan. Yung isa, yung kulay dilaw and green. And the other one, andito siya, white naman and green. Yung isang halaman, ay, sayang, hindi nyo na nakita. Kulay yellow, yung bulaklak ng aking gumamela. Single petal lang po siya. Ito naman, variegated na gumamela. So, yung isang halaman ko na spider nindyan. Tapos ito, itong halaman ko na to, hindi ko napansin, nakalagay lang siya dito sa paso. Then, malapit siya sa aming kamyas. Napansin ko, nakakalat-cut na siya. Naka-fix na siya dyan. Yan. So, ongoing bulaklak naman po ulit yung aming masipag mabulaklak na aming kamyas. Yan. At this portion, may mga bulaklak na rin siya.
Yan. So, para dito sa baba, ay urong ko muna to. Andyan siya. So, makita nyo mga lalabs, nag-i-start siyang mamulaklak. Hanggang po dyan sa baba. Mapansin po nyo hanggang sa puno po, may mga bulaklak po siya. Kaya yung bunga niya hanggang dyan. So, yung isang halaman ko naman, so I have to go there. Ito, mataas na siya. Itong halaman na to, halaman ko na to, siguro mga 2 feet high na ang taas niya. Biglang naputol nung bagyo. Ano yung last na bagyo rin? Si Carding. Si Carding. So, ang ginawa, nung naputol siya dito mismo sa puno, hiniwa-hiwalay po. Kung saan yung mayroon siyang ugat, ayan, hiniwa-hiwalay na lang po para ito yung isa sa mga pinakadulo niya. Sana mabuhay din ito. Pero lahat naman to mayroon siyang tinatawag na ugat. Ayan. Oh, so, at least sumisibol na. May mga sibol na. And this one, isang patunay din na may sibol na. So, mabubuhay na siya. At yung isang dulo ng halaman na to. Ayan. So, ang nangyari, so, nagiging yung isang puno ko dati, nadagdagan ko ng 6, so 7 na po sila ngayon. At saka makita yung may mga sibol na po. Oh. Makikita yung mga sibol na nyo. Oh. In short, ito ay sort of na buhay na siya. At yung isa na halaman ko dito, ito naman, ito naman, hindi ko alam kung bakit lumit ng konti yung kaninang mga dahon. Ang hindi ko rin maintindihan, ito yung aking banana stripe. May kumakain o butas-butas yung dahon niya. Hindi ko alam kung sinong kumakain. So, tinitingnan ko, wala naman akong makita na snail or something. Wala akong makita. Dito ko muna nilagay yung aking butterfly plants sa gilid para maarawan. Ito yung isang iayos ko pa na halaman ko na ilagay ko dapat sa loob kasi hindi ko nagagawa. At ito pa, ang dami ng sanga-sanga. Dahil sa lagi akong busy, dumami na pala. Ngayon ko lang napansin, ang dami yan ng sanga-sanga na dapat nang i-transfer. Ito nasira na. Oh. Siguro nadaanan dito ng tao. Ayan. Ayan na. Oh. Kawawa naman. Dapat ko siyang i-segregate. Yung ilang halaman ko rin dito. Ano nangyari dito? Okay pa lang naman sila. Ito yung isang gumamela namin na red naman. Yan. Yan. 44 naman. Yan. Tapos ito naman yung halaman ko na isa. Yung tuwing graduation. May uod yan! Yan. Wala, walang uod yan. Yung mga tanim ko na lokbate, yung aking tawag yan, talpos ng kamote, yung kukunti na lang, ang aking tanim na ampa na bayabas, guwapol po yan. So, ito yung update ng aking halaman ngayon. Itong mga nyog, hindi ko alam saan ko pa ito itatanim. Dwarf daw to eh, na nyog. Hindi ko pa alam. Ayan, gumagana pa itong aking solar light. Pero hindi na masyado ito. Siguro dapat i-transfer ko to.
Hindi na naaarawan. Kasi tinutusok. Wala naman tong garden lights ko, mga lalags. Lagay natin dito. Yan. Diyan ka muna. Yan. Para pag may, ano, may araw. Solar. Sa, dito sa corner na to, maliwanag. I have to transfer this one also. Ay! Baba ko yan, halaman. Kasi para magkaroon siya ng ayan, yung aking three corners lamp. Ayan, mga lalabs. Kailangan na ang pinag-alala ko ito. Hindi ko lang bakit nagkaganito yung kulay nito na halaman. Itong agila. Ano to? Ang tawag dito? Ang tawag dito? Anong tawag dito sa halaman na to? Ano? Pak. Pakbaklawin. Nagkukulay. Kasi naarawan yan eh. Ay, ganon? Oo, syempre. Nasa ilalim na, nasa gitna ng pulong yan eh. Yan. Hindi ko to alam. Ang napagtataka ako, bakit may tubo-tubo na mga oregano sa ibabaw niya? Ano, nalahian na siguro yung oregano. Oh, tinan niyo to, itong halaman ko to, may oregano rin po. Hindi ko alam kung bakit. Nakahanga na nga, may oregano pa. Ay, nako. Hindi ko maintindihan bakit may mga oregano sa ibabaw. Ang kawawa pa dito ngayon na nabagyo rin, mga lalabs, yung aking grapes. Ayan ang itsura niya. Simulang nabagyo ng karding. Nagkalagas-lagas po yung dahon. Yan po. Ay, nako. Sinira po niya yung aking mga ibang orchids, like ang tawag nito, dancing lady. Oh, sinira na niya. Hindi ko pa naasikaso. Oh, napansin ko rin, bakit may mga tanim tayong sa puno dito sa labas ng bahay namin. Yan oo, may oregano. Saan po pagkagaling ng mga oregano na to? Ito maraming bulaklak din siya. Mga, ang dami niyang maliliit na bulaklak. Ayan. Ang aking gomamela. Yun lang, mga lalabs, at mainit dito sa labas. Bye-bye! See you in my next vlog!